Magandang hapon po sa mga nakadalo. Mangyaring maghintay po tayo sandali dahil magsisimula na ang programa sa loob ng ilang minuto. Habang tayo po ay naghihintay, narito ang iilan sa mga house rules natin para sa ating programa. Number one, kindly mute your microphone po to prevent feedback. Only one person is allowed to speak at a time. Number two, all participants must format their names to full name underscore school or organization. Any irresponsive participants who does not change their names will be kicked out. Number three, if you have any questions or comments, kindly privately message the hosts in the chat. Do not send it to anyone else or to everyone. Your questions and comments will be entertained in the 15-minute open forum video. Isang mapagpalayang hapon sa ating lahat. Ako po si Rebecca mula sa UP Manila University Student Council. Ako naman si Isa mula sa League of Filipino Students National Capital Region. At kami ang inyong magiging tagapagpadaloy para sa programang ito. Ngayong araw ay inihahandog ng Paaralang Jose Maria Sison ang isang programa patungkol sa cronyism, corruption, and brutality of the Marcos family from 1970s to 2020s, a martial law at 50 special. Tama ka dyan, Mars. Ngayon ay napapanood ang ating programa sa Facebook page ng Bagong Alyansang Makabayan, National Capital Region. At binabati natin ang ating mga tagapagpanood na naglaan ng kanilang oras para makinig sa ating diskurso. Pero Mars, ano nga ba ang Paaralang Jose Maria Sison? Ang Paaralang Jose Maria Sison o Paaralang JMS ay isang rebolusyong edukasyon na pinangungunahan ng Bayan NCR Chapter mula pa September 2010 upang ipagdiwang at kilalanin ang mga walang humpas na pakikibakan ni Professor Jose Maria Sison. Ayun, salamat Mars sa pagpapakilala sa Paaralang Jose Maria Sison. Para sa unang bahagi ng ating programa, narito si Gabriel Yanson mula sa Concerned Students for Justice and Peace National Capital Region Chapter upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Ang CSJP-NCR ay isang National Democratic Mass Organization ng mga kabataan para sa young human defenders and peace advocates that seeks for just and lasting peace. Muli, palakpakan natin si Gab mula sa CSJP-NCR. Maraming salamat, Isa and Rebecca. Magandang hapon at pagbati po sa ating lahat. Napakahalaga po ng ating paksa ngayon dahil ito ay tungkol sa martial law. Idineklara ng diktador na Ferdinand Marcos Sr. noong September 21, taong 1972. Nagbunsod ito, ang pagdedeklarang ito ng pasismo, terorismo, pagkitil sa mga binansagan nilang subversibo o kaaway ng gobyerno, libo-libong paglapag sa karapatang pantao at marami pang iba. Napapanahon ang ating talakayan sapagkat papalapit na ang paggunita natin sa 50 years ng pagdedeklara ng martial law ni Marcos Sr. Napapanahon rin dahil ang kasalukuyang administrasyon ay ang administrasyong Marcos Jr. Pag-uusapan natin ang batas militar kasama at sa tulong ni Professor Jose Maria Sison, Chairperson Emeritus ng International League of People Struggles at isang survivor ng martial law ni Marcos Sr. Muli, magandang hapon po sa lahat at maraming salamat. Salamat CSJP-NCR sa nakaka-power ng mga salita. Ngayon naman ay dadako na tayo sa forum proper. Para sa ating forum proper, ang ating tagapagsalita ay ang Chairperson Emeritus ng International League of People Struggle at ang nagtatag ng Kabataang Makabayan. Walang iba kundi si Prof. Jose Maria Sison. Para po sa unang tanong, ano ang martial law at ano ang bisa ng pagpapatupad nito ni Ferdinand Marcos Sr.? Ginamit ni Marcos ang Commander-in-Chief Provision ng 1935 Constitution para supilin ang mga pambansa at demokratikong karapatan sa ngalan ng pagligtas sa Republika at pagtatayo ng bagong lipunan.
Maraming salamat po. Ang sunod naman po na tanong ay ano-ano ang mga naging batayan para ipatupad ang martial law? Inimbento niya ang kanyang batayan ng martial law. Sinabi niya may 10,000 NPA na magbabagsak sa gobyerno samantalang 300 pa lamang NPA noon. Tinawag niya ang constitutional authoritarianism ang pag-agaw ng kapangyarihan at paglabag sa konstitusyon. Isinara ang Kongreso at inangkin ang judicial powers ng gobyerno. Para sa susunod na tanong po, ano-ano ang mga serye ng pagkilos para mag-udyok sa martial law declaration? Para talunin ni Marcos si Sergio Osmeña Senior sa presidential election noong 1969, gumamit si Marcos ng malaking pera ng bayan at lumikha ito ng inflation matapos ang eleksyon. Sa paglubha ng economic crisis, sinabi ni Marcos ng Pilipinas ay parang social volcano na sasabog na at siya ang magkakapagligtas sa Pilipinas. Gumawa siya ng sunod-sunod na massacre sa Darla para labanan ng NPA. Kasama rito ang Kulatingan massacre at Santa Lucia massacre. Noong 1971, pinasabog niya ang LP meeting, Liberal Party meeting, ng Beating de Avance. At ginawa niya itong batayan para isuspende ang Rito Habeas Corpus. Preparasyon ito sa Martial Law Declaration. Maraming salamat, Prof. May kita talaga kung gaano pinagsamantalahan at nilinlang ni Marcos Sr. ang ating mga mamamayang Pilipino. Para sa susunod naman na tanong, sa mga unang araw matapos ideklara ang martial law, anong naging personal na karanasan ninyo dito? Sa pamamagitan ng radyo, TV at mga ulat mula sa loob ng kilusan at mga ahensya ng reaksyonaryong gobyerno, pinagmasdan ko ang mga unang araw ng martial law. Inilathala sa mga periodiko na ni-raid at sinara ang opisina ng mga makabayan at progresibong organisasyon, inaresto ang mga aktivista, ang mga leader ng Liberal Party, at iba pang matatas na personahe para mula sa posisyon at pinagbantaan ang mga mamamayan na papapasukin ang kanilang mga tahanan para hanapan ang mga baril. Sa ngayon, pumapayagpag ang pananakot at o terorismo ng Estado. Grabe po yung ano niya, similarity sa nangyayari ngayong mga panahon, no, sa kasalukuyan. Sa sunod na tanong naman po, gaano karahas ang martial law para sa ordinaryong masa at aktivista? 10,000 masa at aktivista ang pinaguhuli sa mga lungsod at kanayunan. Ay inaresto at tinotorture sila sa mga safe houses. Malapit sa 10,000 human rights violation ang dokumentado sa human rights case laban sa Marcos State sa US. Batay sa dokumentasyon ng Philippine Amnesty International, Task Force Detainees of the Philippines at iba pang human rights organization, mga 10,000 ang pinaghuhuli at ikinulong na walang due process, mga 3,257 ang dokumentadong extrajudicial killing, 35,000 documented tortures at di mabilang na inukot o disappeared. Sabi ng ICRC na milyon-milyon na mga magsasaka at katutubo ang pinatalsik sa kanilang mga bukirin. At bilyon-bilyon ang mga Moro ang pinalayas at lumikas sa Sabah.
Talaga namang grabe yung naging karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Kaakibat naman nito, ang sunod namin na tanong ko ay gaano karami ang naging biktima ng martial law? Batay sa dokumentasyon ng Amnesty International, Task Force Detainees of the Philippines, at iba pang human rights organization, mga 70,000 ang pinaghuhuli at itinulong na walang due process, mga 3,257 ang dokumentadong extrajudicial killings, 35,000 documented tortures at di mabilang na dinukot o disappeared. Sabi ng ICRC na milyon-milyon ng mga magsasaka at katutubo ang pintalsik sa kanilang mga buterin. At milyon-milyong mga moro ang pinalayas at lumikas sa Saba. Ang dami po at panigurado mas marami pa dyan yung tunay na number. Sa sunod na tanong naman po, ano ang naging moda ng naging pagkilos sa panahon ng martial law? Libo-libong legal na aktivista ang pumasok sa urban underground at tumungo sa nayunan at sumabi sa NPA. Nagkaroon din ng mga lightning protest action ang mga manggagawa, ang mga kabataan sa mga lungsod at welga ng mga manggagawa. Una sa lahat, sa Latundeña at pagkatapos umalat sa buong bansa. Tumindig pa rin ang mga religious at human rights organization para sa mga biktima ng human rights violation. Salamat, Prof. Pero Prof, sa dami ng mga naging kilusan noong panahon ng martial law, totoo po ba na mas lumakas lalo ang kilusang lihim noong panahon ng martial law? Totoong lalong lumakas ang kilusang lihim kung gamitin natin sukatan ang paglaki ng NPA na 300 lamang noong 1972. Umabot ito sa 2,000 hanggang 3,000 nationwide noong pagsapit ng 1981. Kumalat ang mga guerrilla front sa buong kapuluan. Ang pinaka-isang malaking pagkilos sa panahon ng martial law, pwede ninyong itanong. Sa susunod po na tanong, ano ang pinaka-umpisang malaking pagkilos sa panahon ng martial law? At ano po yung mga sumunod na malalaking pagkilos dito? Noong 1974 pa lamang, umutok ang Latundeña strike at kumalat ito sa pambansang saklaw. Umabot sa more than 400 ang malaking strike sa kapuluan. Noong 1976, umalsa na ang mga estudyante at pinabalik ang mga student council. Noong din 1976, sinagsabihan na ng US si Marcos na mag-normalize. Napansin ng US na habang madugo at mahigpit ang martial law, lalong lumalakas ang kilusang revolusyonaryo. Pero lalo pang lumakas ang kilusang masa nang nagkunwaran si Marcos na nag-normalisa. Ayun, Prof. Dahil napag-usapan natin yung panahon ng martial law noon, dako naman tayo sa ngayon bilang nakaupo yung kanyang anak. Sa tingin niyo po ba, sa muling pagkakaupo ng anak ng diktador na si Marcos Sr., may posibilidad kaya na ipatupad ito? May tansya ko na nais gamitin ng US si Marcos Jr. sa pagsupil sa mga karapatang tao at demokratikong karapatan. Pagkat nakatayo ang legal infrastructure ng martial law, ang anti-terrorism law, anti-terrorism council, national task force LCAP at iba pang kasangkapan sa pagtupil ng mga mamamayan. Ang mangyayari diyan, madidiscredit agad kung si itong si Marcos Jr. at itong si Duterte
sisikapin niyang makinabang sa problema ni Marcos Jr. Pero ano rin yan, alam ng mga tao na ano, ilinugog muna ni Duterte sa utang at saka sa kriminalidad ng mga militar ang Pilipinas. Kaya ano to, tinitingnan din si Duterte na dirty player katulad ni Marcos. Yung bang rename up na niya si Marcos Jr. para hindi makagawa ng mabuti, ilulubog niya lalong Pilipinas sa utang, mababaon sa state terrorism. Yan ang ano, in-expect ni matandang Duterte kay Marcos. Gusto niyang isahan itong Marcos Jr. at yung kanyang anak na Sara, ang kanyang gawing presidente. Ang si nagsabwatan na ng US at rehimeng Duterte sa peking pagkahalal ni Marcos Jr. At balak na ipagpatuloy ang terorismo ng Estado. Iba na yun, ginamit yung, ano, yung automated electoral fraud para gawing presidente si Marcos at vice-presidente itong si Sara. Grabe po. Kung ngayon naman po, hindi man deklarado yung martial law, pero anong mga ano ang pinakita ng Estado para ipataw to? Eh, ano, dahil ano, ano naman eh, kitang-kita na de facto yung mga abuso ng Estado, abuso sa paglabag sa mga karapatan ng mga mamamayan. Kaya ang iyong, ang mga tao hihiyaw at magreklamo laban sa paglabag sa kanilang mga karapatan. Kapale, ganito, sasabihin nila, ang multo ng Marcos Senior ang nangingibabaw muli at itong hayop na Duterte na numero unong magnanakaw sa loob lamang ng 6 na buwan at nagpakita ng anong balasik bilang gangster kay Juan. Tiniyak niya na magkakaroon ng kriminal na estado sa anyo ng Duterte, Marcos Duterte regime, fascist regime. Ayun, Prof. Dahil nabanggit natin yung talamak na paglalabag sa mga karapatang pantao. Sa kasalukuyan na nagaganap ang red tagging at pagpasok ng militar sa mga komunidad, anong maaari ninyong mabahagi para labanan ito? Sa kasalukuyan na nagaganap ang red tagging sa mga komunidad at madali namang maintindihan kung ano ibig sabihin ng ano, pananakot, ang pananakot ay kalkulado na para pagnakawa ng mga tao, ng kapangyarihan at karapatan. At sila ay pagkakaitan ng mga legal and civil rights, and then pagnanakawan sila ng walang pakundangan. Para gamitin ang mga kasangkapan ng terorismo ng Estado na ginawa ni Duterte, pinagpapatuloy ang mahito ni Marcos Jr., ito ay palatandaan ang patuloy na de facto martial law sa Pilipinas. Layunin ng red tagging na takutin ang mga mamamayan para makapangibabaw ang kanilang pagnanakaw at pag-iipon sa kamay nila ng kapangyarihan. Tungkulin ng mga mamamayan na lumaban sa pasismo o terorismo ng Estado, pwede silang lumahok sa lihim na kilusan sa kalungsuran at o tumama sa kilusang revolusyonaryo sa kanayunan. Ganyan naman ang ginawa ng masong Pilipino para ipagsak ang diktadura ni Marcos noong 1989.
effect. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan ang martial law, lalo na halos unti na lang ang mga nakaabot nito upang ikwento kung gaano karahas ang martial law. Paano kaya maaaring hindi makalimutan ang martial law, lalo na ng mga kabataan? Dapat laging ikalat ang kasaysayan at katotohanan ng martial law. Dapat laging sariwain ang mga paglabag sa demokratikong karapatan at mga karapatang tao. Sa gayon, mahirap kalimutan ang martial law. Tuwing may bagong paglabag sa human rights, langkad ang mga sirkunstansya nito at tukuyin ang background ng Marcos fascist dictatorship mula 1972 hanggang 1986 at ipagpatuloy pa ni Duterte sa nakarang 6 na taon. Tama ka po dyan, Prof. No? Mahalaga na hindi natin kinakalimutan ng kasaysayan. Para sa susunod naman po naming tanong, anong mga aral ng martial law na maaari pa rin ipagpatuloy ng mga kabataan? Makibata, huwag matakot. Sa pag-iral ng martial law, dapat digmang bayan ang isagot. Tuloy-tuloy naman ang digmang bayan sa linya ng pambansang demokratikong revolusyon. Kung tayo ay nasindak, mangingibabaw itong mga halimaw, mga pasista at mga mandarambong sa ating lipunan. Kaya obligasyon sa sarili natin na labanan itong mga halimaw na gustong mag-are sa sambayan ng Pilipino. Kung sakaling man po naman na mag-martial law, ano ang mensahe niyo para sa amin dito? Sa ngayon pa lamang, dapat labanan na ninyo ang de facto martial law na umiiral sa pamamagitan ng anti-terrorism law, anti-terrorism council at national task force, ELCA at iba pang mga ahensya nito. Gamitin ang mga legal at revolusyonaryong paraan para labanan ang paglubha ng martial law o terorismo ng Estado. Ayun po. Maraming salamat sa naging malaman na diskurso natin patungkol sa cronyism, corruption, and brutality of the Marcos family from the 1970s to the 2020s, a martial law at 50 special. Ngayon naman ay bubuksan natin ang mga programa, ang programa natin para sa karagdagang katanungan ng ating mga tagapakinig. Para naman dito, muli naming pinapaalala. Una, direktang ipadala ang mga katanungan sa host ng ating Zoom meeting. Pangalawa, panatilihing nakamute ang ating mga microphones. Maraming salamat. Maraming salamat na po. Ayan, Mars, Rebecca, habang nasa break tayo, ano naman yung mga aral na napulot mo mula sa ating open forum kanina, no? Ang daming nabanggit patungkol sa naging karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Pero ano ba yung pinakatumatak sa'yo? Siguro para sa akin tumatak yung start na similarity kung ano yung nangyayari noon sa nangyayari ngayon. Parang sobrang pareho eh. Like parang halos andun na tayo sa panahon na yun kahit hindi nagdeklara ng martial law. Tapos parang nakita natin na kahit na wala yung ganong declaration, meron at meron pa rin talagang paraan yung mga pasista at pahirap na mga kalaban natin, mga mamamayan, para patuloy tayong pahirapan. Kaya lalo't lalo, mas ikhay dapat tayong nagre-rekluta ay tapos nag-e-edukasyon, nag-e-eduk ng masa. Tapos ayun, para sabay-sabay tayong lumaban sa kahirapan. O ba, Mars? Ayun, tama, Mars. No? May kita talaga natin yung comparison. Pero bukod dito, no, sa pagkakatulad ng mga naging karanasan,
mga naging human rights violations, may kita natin na hanggang ngayon, buhay na buhay yung diwang pahikibaka ng mga Pilipino na hanggang ngayon, ipinagpapatuloy ng mga kabataan yung pahikibaka para sa tunay na demokratikong kalayaan, no? Ayun, Mar, sige, habang naghihintay pa tayo, ano yung masasabi mo na isa sa mga sumikat na pahayag ngayon noon, ngayong taon, ay tinawag na history ay chismis daw? So, ano masasabi mo dito, Mar? Ayun, I think sumasalamin siya sa, ayun, yung kakulangan sa master, ay kakulangan ng kamulatan sa hanay ng mga masa. Tapos, responsibility natin bilang mga aktivista para imulat sila at i-share kung ano yung totoong nangyari. Tapos, ayun, history is not chismis. Kailangan natin itaas pa yung pedestal ng history. Kailangan natin ayun nga, parang kailangan pa natin siyang bigyan ng mas mataas na importance kasi as it is nga sa eduk system natin. Sorry na, medyo tangent na to. Pero sa eduk system natin, ang mahalaga ay yung mga STEM courses, kagaya ng med courses, ganyan. Tapos wala masyadong pagpapahalaga na binibigay sa social courses, which is very important para masuri natin yung kasaysayan, ano ba yung kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, paano ba natin ito pwedeng i-improve. Tapos, ayun, history is not cheese. Ayun, Mars, tama ka, no? Mahalagang binibigyan natin ng importansya yung ating history, no? Kasi ito yung, kumbaga, naging dahilan kung nasan tayo ngayon. Ayan, sige, maaari na tayong dumako ulit sa ating open forum para sa pagtatanong. Muli, para sa unang tanong ay, ano ang martial law at ano ang mga serya ng pagkilos bago ideklara ito? Ano? Ikaw na itong tanong. Ano ang martial law at ano ang mga serya ng pagkilos? Ano yun? Pag-agong ng kapangyarihan ni Marcos yan. Pinentro niya ng kapangyarihan. Alam niyo pati sa command structure na armed forces, ano yan eh, masiriting, ano yung check and balance yan eh. Batay sa professional service ng mga officials. Sila basta itrapang mga asong loyal sa kung sinong presidente. Ang sinusweldo sa kanila ay galing sa masa. At hindi na pwedeng pasalamatan si Marcos dahilan. Binigyan sila ng special consideration, bonuses, sa anumang iutos na kriminal. No? Dapat hindi sila sumunod sa mga utos na illegal o kriminal. So, ay ganyan ginawa ni Marcos. So, no. Para mapasunod niya, sinusuhulan niya yung mga military officers. At binibigyan niya sila ng mga pagkakataong kumita through graft and corruption. Kung meron siyang binibigyan ng pagkakataon para mandarambong yung mga negosyante, kanyang ginawa ni Marcos para maitangay niya ang mga militar. Pagkatapos, tinakyan niya yung pagiging pinakamarami ang Ilocano sa armed forces. Ano, unang cabinet post na tinake-up yung one, defense secretary, dumumahalata na yun, nagtitake advantage sa pagiging Ilocano. Kasi karamihan ng mga dalong officers mga officers yan kasi ano, kulang sa lupa sa Ilocos, no? At mga pobre yan kaya nagtitigil bang Marcos yan na gamitin sila para sa kanya, ano, para sa panilipigan sa kanya bilang mga tropang papel, no? At si Marcos naman ay
puppet ng imperialist. Ano yan eh? Pamilya ng traitor yan eh. Yung kon eh. Ano sa standards ng USAF eh? Ano man yan eh? Criminal na traitor yan eh. Yung pinarusahan ng USAF yung tatay ni Mariano, tatay ni Marcos. Si Mariano Marcos. Pinatay doon sa bandang San Fernando La Union. At saka hinahunting si Marcos ano? Panahon ng kwan nag-umpisa ang ano Japanese occupation kasi ang tinuunan ni Marcos ay magnegosyo para supplyan niya yung mga Hapon kaya ano may lahing traitor yan at saka ano naman yung matapos ang World War II dominante ng US naging oportunidad niya na ayun, sunod-sunod rin sa US, lalo na nung matalo ang US sa Vietnam War. Yung ano eh, may mga, sige, kayo pag-anong, mag-anong. Opo, Prof. Maraming salamat po, Prof, sa pagsagot ng ating tanong. Para naman po sa mga iba pang katanungan, maaari itong isend sa Bagong Alyansang Makabayan NCR chapter na page para masagot po na ang inyong mga katanungan patungkol sa martial law. Ayan, Mars Rebecca, dako naman tayo sa susunod nating sa susunod na ganap sa para sa ating programa. Ayun po. Maraming salamat sa lahat na nakapagtanong sa ating open forum. Talaga namang mas lalo nitong napalawak at nadagdagan ng ating kaalaman patungkol sa ating diskurso. Tama ka dyan, Mars. Sa pamamagitan nito, nasagot ang mga katanungan ng ating tagapakinig. Kaya naman, dadako na tayo sa susunod na parte ng ating programa. Muli nating tinatawagan si Rigo Cunanan mula sa Karapatan National Capital Region upang ibahagi ang pagwakas na pananalita sa ating webinar. Ang Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights ay isang alyansa ng mga individual, grupo at organisasyon para sa promosyon at proteksyon ng karapatang pantao sa Pilipinas magmula panahon ng 1970s martial law. Ayan, maraming salamat Isa at Rebecca. At magandang umaga Prof. Joma at magandang hapon sa ating lahat sa mga tagapakinig at nanonood ngayon sa Zoom at syempre sa Facebook Live. Wala nang iba pang hangarin ang Administrasyong Marcos mula noong panahon ng kanyang tatay na si Marcos Sr. noong 1970s magpa sa hanggang sa kasalukuyang panahon ni Bongbong Marcos. Ang hangarin nila ay maghasik ng disinformation, linisin ang kanilang pangalan, pati na rin syempre yung mga kalaginaman na ginawa ng mga Marcos noon. At syempre ay nakawin uli or magnakaw ng yaman ng ating bansa. Dagdag na lamang dito na ang kasalukuyang estado ay patuloy pa rin isinasawalang bahala ang ekonomiyang krisis na meron tayo ngayon. Kung mapapansin natin sa buong forum, maririnig natin palagi ang salitang karapatan. So mula noong Marcos Sr., natala ang iba't ibang record ng mga iba't ibang human rights violation. So nariyan yung torture, pagsasara ng media, desaparecidos at marami pang iba. Kung ihahalin tulad nga natin mula sa panahon ni Duterte, ay paulit-ulit at parang same style o parehas na eskema yung nangyayari. Sinasabi nga nila, history repeats itself. Pero alam yun na parang makukumpara natin ang kawalanghiyaan noon hanggang sa ngayon. Hindi lingin sa kaalaman natin na nagpatuloy ang ganitong klase ng pandarahas at kronismo. Ayun nga, pinagpatuloy ng Administrasyong Duterte, lalo na sa pagpapatupad ng NTFL-CAC at EO-70.
kung saan pwede tayong mapahamak. Hindi lang tayong mga aktivista, bagkus ang simpleng mamamayan din. So, ang sinasabi ko rito na kapag ikaw ay nagsalita laban sa Estado, pwede ka nilang i-red tag at pwede ka nilang hulihin at gawan ng gawagawang mga ebidensya o kaso. Sa unang buwan ng Administrasyong BBM or Bongbong Marcos, naniniwala tayo na ipagpapatuloy pa rin ng Estado ang ganitong eskema. At syempre, kung pansin natin sa mga sunod-sunod na balita ngayon, puro party lang ang lingid na kaalaman ng Bongbong Marcos na yan. Patuloy pa rin ang mga human rights violation hanggang ngayon. Namamayagpag pa rin ang walang basehan o illegal na pag-aresto sa mga progresibong leader kung saan ang tanging hangarin lang nila ay tumulong at maghayag ng saloobin sa Estado. So, alam naman natin na marami tayong mga political prisoners na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalaya. So, gusto kong bigyang diin ang Tondo 3 kung saan kasama si Reyna Minasino, Ram Carlo Bautista at Alma Moran. Nagpapatuloy pa rin ang kaso nila at dire-diretso pa rin ang hearing pero hanggang ngayon hindi pa rin sila pinapalaya kahit na naglabas na ang Court of Appeals ng kanilang desisyon. So hanggang ngayon ginigiit or iniipit pa rin ang Tondo 3. So isa itong walang habas na pag-iipit sa kanila at itinatali sila sa loob ng kulungan. Kasi in the first place is wala naman talaga silang kasalanan at ginawan sila ng ebidensya. Gawagawang ebidensya. So with that, gusto kong anyayahan ang mga kabataan na nakikinig ngayon at syempre ang mga kapwa nating mga aktivista na samahan nyo kaming kalampagin ang Estado, siyempre sa una sa agarang pagpapalaya ng mga bilanggong political gaya ng Tondo 3. Pangalawa, siyempre aralin natin ang lipunan. Sumapi tayo sa mga iba't ibang NDMOs katulad ng LFS, CSJP, Kabataan Party List at iba pa. At huli, gusto kong anyayahan kayo. Bago ako mag-end dito sa forum natin, bukas, September 18, magkakaroon tayo ng People's Caravan sa Nabotas. Tayo't dumalo at syempre mag-imbita ng mga kasama. Ganun din sa, syempre, September 21, bakit nga ba natin ginagawa itong forum na to or ED na to? Syempre bilang paghahanda sa September 21, ang Martial Law Commemoration, mag-imbita tayo sa, siyempre sa umaga meron tayong misa at sa hapon magkakaroon din tayo ng mobilisasyon. Ayun lamang po, sumapi rin tayo siyempre sa karapatan. Mag-training tayo para siyempre handa tayo at maging armado sa ating kaalaman, maging paralegal tayo, maging tagapagtanggol tayo siyempre ng karapatang pantao. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa closing remarks na ibinigay ng Karapatan NCR. Salamat sa ating mga partners para sa event na to, which is Karapatan NCR at Concerned Students for Justice and Peace. Lubos na nagpapasalamat din ang Paaralang Jose Maria Sison kay Prof. Joma sa paglalaan ng inyong oras upang magbahagi ng inyong kaalaman sa ating programa. Nais din po namin magbigay ng promotion para sa iba't ibang activities po ngayong week ng Martial Law Commemoration. So, ayun. May gaganapin pong yung UP Manila USC po ay may gaganapin commemoration week this week. Tapos magsisimula po kami sa prod work starting bukas din. Para gumawa ng mga placards at palatenga para sa mga nagagawin sa Wednesday, September 21, 2022. Yung prod work ay magsispan ng 3 days. Meron bukas sa Monday at sa Tuesday.
Tapos, pwede, makakaasa din kayo na may magkakaroon ng educational discussion para magturo ng iba't ibang issue na pinakaharap natin. Meron sa UP Manila na MOG sa tanghali ng Wednesday ng September 21. At pagkatapos nun ay may gaganapin din po sa University Avenue sa Diliman sa 4 p.m. Muli, pinapasalamatan natin ang lahat ng nakinig para sa ating programa at ating mga tagapagsalita na nakadalo at naglaan ng kanilang oras para magsalita sa ating diskurso.